on YouTube, channel RJ News. You can now listen to RJFM 100.3 on a free app called Radio Garden. Step 1, go to your app store. Step 2, download the app. Step 3, search for RJFM 100.3 Makati and listen and relax. Remember, it's free. Praktikal na payo para sa gurong Pilipino. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi. Tuturo Guro. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29, also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morito and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ at 10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Hanggang sa nakita po yung polis, bumulot ng baril. Yung may kulang na pagbulot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Malas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang. Alright! Magandang araw, magandang hapon po sa inyo lahat. Isumbong mo kay Tulfo na. Ngayon po ay August 27, 2020. Ako po si Aline Ferrer. Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Hindi po kayo nagkakamali ng channel. Ako po si Bon Tulfo, magandang hapon po sa inyo lahat. At ako naman po si Kuya Mon, ng original na subungan ng bayan. Ayan. Kala ko Kuya Mon, may guest tayo eh. Oo. Gayahin mo ngayon, uncle mo. Actually, Kuya Mon, mapapagalitan tayo niyan. You know, natatakot ako, I'm afraid that he might, you know, get angry and sabihin niya pa sa akin, we don't even sound alike. So, talagang lolo ko po ko eh. Alain niyo po eh, talentado pala ito. Talentado pala itong Bon na ito. Marami. Tanggalin mo yung talent. Oh, tado na lang. Talentado. Talentado. Ayan, kamusta po kayo mga kaibigan? No, medyo makulimlimo ang panahon natin ngayon.
At buksan nyo na inyong mga Facebook para ho makasabay kayo sa atin. Yes. Yung ating Facebook partner. Yan, www.facebook.com/DZRJ810AM. Yes, sa TV ayan naman, para makita nyo naman na tayo, makita nyo na tayo. Oh yes, Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25. Yes, nationwide ho yan, buong mundo. Buong mundo. Dahil sa social media. Yes, social media. Alam niyo mga kaibigan, yung social media talagang yan po ang magiging medium of the future. Correct. Yes. And it will displace other mediums or media. Palumana pa labas na yung diaryo. Yes. In fact ngayon wala nang masyado nagbabasa ng diaryo. Yung binabasa nila yung sa internet, yung diaryo. Makikita na sa, yun, sa mga cellphone lang. Nandiyan na. Yes. Kasi nadadala mo. Eh, yun, papel, mahaba. Bulky. Bulky. Ito, gusto mo ng balita, andito na sa cellphone. Nabawasan na actually yata yung nag-imprenta eh. Correct. Wala na nag-imprenta, wala na ako wala yung pag-aalok sa kali ngayon ng mga diaryo. Hindi ako nakapaniwala nung araw na sinasabing this was about 20 years ago. Sabi nila, sabi ng may nagsabi na yung internet will replace the newspapers. Yon. Ito na nga. Yung even television. Mm-hmm. I think yung bang as the source of news. Yes. Eh kasi sa Facebook andiyan, kikita mo na eh. Segundo lang. Oo. Oh. Segundo lang, pindot-pindot ka lang na gano'n. Basta ang cellphone mo, di pindot ha. Hindi yung old school na... Eh, kuya mo eh. Sana isa pindutan to eh. Minsan may hinawa kang cellphone eh. Akala niya. yung alala mo kuya mo yung cellphone ng Manong? Akala mo touchscreen. Pinalalaki niya, ginagano niya. Touchscreen, sabi ko. Ini-slide niya gano'n. Ayaw. Sabi nung kong, sir, hindi ho yan na... moderno. Ay. Luma pa yung cellphone. Luma pa eh. Hindi ko naman alam eh. At saka, dahil because of the internet. Yes. Ngayon, mo na kalibreng tawag tayo sa ibang bansa. Correct. Mas marireach natin ng walang bayad. Hindi gaya nung araw partner nung bata ko. Ano pag long distance. Itong cellphone, pinatay nito yung telegrama. Telegrama. Ayaw. Yung telegrama. Yung PTMT. yung call. Yung beeper. Beeper. Pinatay niya rin. Daming pinatay nito. Tsaka yung mga sulatan. Love letters. Wala, nagpapadala ng post card. Post office, wala na. Card, wala. Oh. May e-card na eh. May e-card. Electronic card. Ang bilis. Segundo lang, nandun na yung pagbati mo. Oh. At gumagalaw pa yung bear. Dati, bibili ka sa bookstore. Galaw-galaw hanap pa. Ka ng card. Bibili ka. Yes. Mga magagandang dedication. Yes. Oh. Ngayon, wala na rin. Oh. Para matay din yung ayong, yung radio, pero yung radio hindi maalis. Yes. Hindi pa. Hindi. Lalo na sa mga probinsya. Oh. Abay, transistor ay... May falapitan pa eh. May meron pa. Meron tuloy akong naalala na joke. Yung mayroong bata, nahanap niya yung kuya niya. Eh nakapunta siyang hanap, nakatagpo siya doon sa pulis na tarantado. May siya tulong sana. Mamang pulis. Hinahanap ko po yung kuya ko. Sabi ng pulis, aba, maganda ata itong batang ito. Okay ito. Sige, sabi ko, pwede. Sabi niya. Sige, sumama ka sa akin at hahanapin natin yung kuya mo. Si kuya. Si kuya. Okay. E di, dahil yung bata, inosente nga, pero malaki. Malaking bulas. E ngayon, doon sila nag sa isang madilim na parte. Eh binuksan niya yung zipper niya, nilabas yung ari niya. Ne, sabi nung pulis, "Oh, sige, gawin mo na yung alam mo na. Alam mo na kung anong dapat mong gawin dito para masamahan kita. Masamahan kita. Maghanap ng kuya mo."
Nawakan ngayon ni Nene. Yung ari. Kuya, kuya. Buhay ka na ng bahay. Nanap ka na ng nanay. Nananay natin. Nanawagan. Ginawa ang mikropono. Nanawagan. Ang pag-aari ng polis. Hindi kasi nidinaw eh. Ayun. Hindi ama naman. Innocente nga, hindi niya alam yung gaya. Ay, naka. Nagpapasalamat tayo sa teknolohiya, no? Talaga naman. Oo, tama. Ang talino ng pilang mga tao. Of course. Ang talino ng tao. Tama. Hindi ko akalain na noong araw, telegrama eh. Telegrama. Telegrama ka, sabi yung mo. Yung shortcut na telegrama. Telegrama. Yung kwento mo to sa telegrama. Meron sa telegrama naman. Kasi mahal, di ba? Mahal din yan. By letra ba yan? By letra. By letra ang payment. Noong araw, ha, pag dito ako nag-aaral sa Maynila, papadala ako ng night na meron pang... NLT, night telegram. Ah, ba? May ganoon. NLT. Tapos, night letter ang tawag, NLT. Mommy, send money. Immediately. Tuition. Stop. Mommy, send money. Stop. Tuition. Pay tuition. Stop. Sabi nung yung nanay ko naman, papadalagan. Papadalagan, oo. Pero, mayroong nangyari naman. May joke naman ito. Telegrama. Eh, bagong salta sa Maynila si Mokong. hanap siya ng bahay. Nakahanap naman siya ng bahay. Ngayon, yung bahay kwarto-kwarto. Mm-hmm. May mga kwarto-kwarto. Di ba? Yung room for rent. Oh. Mm-hmm. May umuugol na babae doon sa kabilang kwarto. Sinilip niya. Zero pala eh. Sinilip niya. Takbo agad sa telegrama sa RCPI. Diretso siya. Telegrama. Mama, Papa, send money immediately. Gutom. Gutom, stop. Gutom dito, oo. Oh. Pati pek-pek, kinakain na. Ibang klaseng gutom pala. Hindi niya, wala. Sabi niya, wala na. Bigla na kinakain. Ayun. Magtatahong pala. Ayun, wala na po yung mga yon eh. Telegrama, sulatan, beeper. Wala na. Ngayon eh text. Ang what will remain? Yes. Our radio. Yes. At saka internet. Internet. Mhm. At saka yung radio at saka TV. Yes. Combined na. Combined. Oo, dahil buong mundo tulad ngayon natin. Napapanood tayo sa buong mundo. Mm-hmm. Yes. Palain mo yun. Meron tayong mga viewers from New Zealand. Yeah. Darating ang panahon, mapapanood tayo sa moon. Ayun. Aabot wow, tayo sa buwan, ha? Wala pa naman tao rin. Ayan, ako. Samahan niyo po kami, ha? Isang oras po tayo maglilingkod na naman dito sa ating mga kababayan, dito sa mga sumbong po na tatalakay natin mamaya. May nakahanda po tayong reklamo. Reklamo ng isang foreigner na nakapag-asawa ng Pilipina. Mm. Yan, may sinasabi siyang niloko daw siya nang nabilhan niyang kotse. Yeah. At yung susunod pong sumbong naman natin, yun yung mga manggagawa, mga construction worker na pinabayaan na daw po ng kanilang employer. Ang daming dyan ganun, sa Laguna. Alin, itid sa Makati, di ba? Yes. Yung tumawag sa atin at wala rin silang makain. Iniwan na kasi sila ng contractor. Wala na sweldo. Pinadala natin ng mga bigas. Hindi naman din sila mabigyan ng ayuda kasi hindi sila taga ron talaga. Yes. Mga dayo yan. Wala sila sa listahan. Pabalik na ba natin yan sa probinsya? Yung iba kuya mo nag-uwi na. Mm-hmm. Naka-uwi na sila. Sila yung mga napabilang nga doon sa mga LSI na yan. Naka-uwi na. Yung iba naman nag-stay. Naghanap na ibang mga pasukan trabaho. Mm-hmm. Ang daming apektadong tao dito sa mga pandemic. Pangyayaring ito. Totoo yan. May mga na kumakalaykay na
Nangangalakal. Nangangalakal na. Nangangalakal na. Yung kinakalagyan ng basura. Kakalkal na. Kalkal na. Kakalkal na ng basura. Kakal ng basura para hahanap ng pagkain. At ang mga bata ngayon, nag-start na ang pasukan. No? This week, may mga pumapasok na high-tech na rin. Mm-hmm. Wala muna ang pasok sa school nila. Sa bahay sila. Sa bahay. Sa mga, home base ang eskwela ngayon. Dito. Ang laka computer. Computer. Ibang-iba na ngayon. High-tech naman. Yung nakikita ko rin na the school of the future, hindi na maging nasa bahay na lang yung mga bata. Kaya nang tinatawag na distance learning, di ba? Distance learning. Oh. Wala nang silbi yung blackboard, di ba? Wala nang blackboard eh. Wala nang physical instrument. Pagkataas ng blackboard, naging whiteboard. Whiteboard, di ba? Taas ni whiteboard, yung screen. Yung, ano, yung white screen projector. Projector. Projector muna. O, ngayon, laptop na. Laptop. O kaya cellphone. Galing. Yung mga nasa probinsya lang talaga, medyo nahihirapan doon sa ganong technology, Kuya Mon. Kasi mahina o walang wifi. Saka may mga areas talaga sa probinsya na wala pa, hindi pa, Kuya Mon, naaabot ng internet. Alam niyo mga kaibigan na yung aking foundation, yung Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation, marami pong naibigay na mga libro. Yes, nag-donate tayo. Remote areas. Yes. Meron kasing... May nag-donate sa akin ng napakarami libro. Diba? Isang para container yun. High school, tsaka elementary school. Na padala natin sa iba't ibang probinsya. Remote areas. Oo. Samar, may Benguet. Yes. Benguet. Ginawa natin sila ng library. Correct. May mga remote areas kasi na alam mo yung walang library, hindi nila alam ano ang itsura ng library. Hindi nila alam. So, ginawa natin yan sila. Yan. Yun. So, salamat doon. Anyway, ito, may mga ano tayo. Mag-text kayo ha. Babasahin muna may mga pagbate pwede. Mm-mm. Announcement. Mm-mm. O sa 0998-792-6304. At sa Globe number naman po namin is 0936-933-0811. At isa pang number, 0998-792-7179. At yung pong aming tanggapan, yung sumbungan talaga, naroon sa Ortigas. Diba? Yes, baka akalain nyo yung nandito o sa DZRJ, wala po. Yes, wala. Dito lang tayo nagkoprograma sa radyo. Yes. Sa Ortigas pa rin po kami, sa Burgundy. Yes, 27th floor, 2702, room 2702. Yes. 27th floor, AIC Burgundy Tower. Ortigas, Pasig City. Basta magsuot lamang ko kayo. Meron lang kayong face mask at face shield. Yeah. Sabi ko sana at Facebook. alam mo yung IATF? Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, di ba? May puna lang ako. We are the only country in the world where people are required to wear face mask and face shield. Face shield. Hindi ba enough doble, na lang doble, ito? Doble-doble, no? Totoo siya. Ay arte. Yung sinasabing maarte. Hindi magtagal yan. They will require us to wear space suit. Complete with space, helmet. Space suit. Mahal na nun. Oh, di para tayong nandun sa mga buwan. Mahal pa. Kinahihirapan tayo. Actually, anong tawag mo dun, Atelin? Dun sa parang suit nga na ginagamit ng mga... PPE. PPE. Nag-uumpisa na. Ginagamit ng mga frontliner, yung mga nasa ospital. Yes, PPE. PPE yan muna. Mainit daw, sabi nila eh. Mainit daw yun eh. Ano yun eh? Made of parang plastic. Mainit? Mainit daw, sabi nila. Doble-doble. Huwag silang magdamit. Panty na lang. Brief. Sa bag-bag. Sa loob. Sa loob, wala nang damit. Kaso naka-scrub suit pa kasi si mga doktor, mga nurses. Mainit nga. Tama, mainit nga. Ayan, mag-iingat ha. Ingat pa rin ho tayo dahil marami pa rin bilang na namamatay dito sa sakit na ito at yung mga pasaway. Kaya dumadami pa rin daw ang bilang ng mga nagkakasakit dito sa bansa. Now, number one na tayo sa Southeast Asia. Ano ba ito? Contest ba ito? Ayun nga, parang karera, no? Karera. Pataasan.
Ayan, anyway, sige, batiin muna natin, partner, yung mga nakikinig ko na nanonood sa atin ngayon. Ito, si Randy Banaban Eclarino. Yan. Magandang hapon po sa inyong tatlong idol ng bayan. Hapon din. Si Nesterlyn Oriol Milanes, magandang araw po sa inyong mga idol. Ayan. Ayan. Si Kenneth Marco, magandang hapon din, Sir Mon. Hello. Magandang hapon din sa iyo. Mm-hmm. Si Belinda. Belinda Torrenueva. Torrenueva. Magandang hapon po sa inyo. God bless. Ayan, God bless din po. Salamat. God bless likewise. Labatiin ko rin ang nanay ko. Sabi niya kahapon, di daw natin siya binati. Hindi ko daw binati. Nanay ko, si Aling Delia. Aling Delia Ferrer. At si Tito Ding, magandang hapon sa inyo. Happy listening. Happy viewing. Ayan. Batiin ko na rin yung aking kapatid na si Jem. Ayan, siyempre. At ang aking mother, number one fan mo. Tita Josie. Si Kuya, Kuya Mon, tas Tita Josie. Saan pala? Buti ko niya mamaya. O, oh, isa pa. Si Wendy pa. Ay, si Wendy Day pala. Fan mo rin yun. So, ayan. At ang aking anak, si Simon, saka si Jiro. Ayan, magandang hapon. Yung asawa mo, wait, siyempre. At saka si Roba pala. Hello. Hi. Tama. Alright, sige, diretso na tayo. Una na tayo sa dito sa sumbong natin, Kuya Mon. Ayan. Kasi hindi lang tayo pang local. Maraming mga foreigners. Di ba tayo na natin natulungan, Kuya Mon, ng mga foreigners? Marami. 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 Ibang lahi po. Akalaan nyo eh, Pinoy lang ang siniservisyo nga. Ikikwento natin yung mga natulungan natin na sa ibang lahi. Ibang lahi po. Ngayon po, meron tayo dito isang sumbong. Ang pangalan po niya ay si Ayaz Muhammad. Bombay, yes. Sabi mo? Yan ang pagkakaalam kong sinabi. Pakistani siguro yan. Pakistani, oo. Naka-Pakistani, oo. Kasi ang karamihan ng mga Pakistani, nahati yung Indian yung mga araw, di ba? Yes. Hinati na yung Pakistani yung mga Muslim, tapos yung India, yung mga Hindu. Yes. Pero nung pumunta ko ng India, meron pa rin areas na may mga Muslim. Yan. Tsaka sa yung mukha parang magkakapareho yung ang nila. Pare-pareho sila. Pare-pareho. Nakapag-asawa ito na isang Filipina, syempre. Kaya narito sa atin si Ayaz. At humihingi siya ng tulong dahil sabi niya na siya ho ay naloko daw nung pinagbilhan niya ng kotse dyan sa may Quezon City. Ayan. Mm-hmm. Para po sa kabawuan ng sumbong, tawagan na natin, kausapin na natin Kuya Mon. Nasa linya si Ayaz. Mr. Muhammad, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Oh. Yeah, sir. Teka, Mr. Muhammad, ano yung... Teka, are you Indian or Pakistani? India, sir. India. Ah, Indian. Indian. Ay, sinasa, tama. May mga Muslims kasi sa India pa rin. Muslim sa India, sir. Yes. Okay. Pero ang galing mo nang mag-Tagalog eh, no? Oo. Oh. Ay, nakapag-asawa ng Pinay. Ayan. Sige, Mr. Muhammad, ano ba yung isinusumbong mo dito sa amin? Yes po, ma'am. Mm-hmm. Ano yung reklamo mo? Di ba nakabili ka ng kotse? Oh, ikwento mo nga sa amin. Sana bili kami ng kotse para sa asawa na buntis. Mm-hmm. Kasi mahirap ng sakay na yon. Oh, yes. Talagang napakahirap, Ayaz. Ang hirap. Na kumuha ng sasakyan, public transportation. Ngayon, kinailangan mong bumili ng kotse kasi buntis si Mrs. Saan ka po nakakita ng anong gusto mong bilhin? Ang punta kami sa Fairview General Hospital, likod ng Fairview General Hospital po, may garahe ng Danilo Maramba. Ni Danilo Maramba, yan. Okay. Tama. Alam mo yon? Oh, kilala ko po. Nakausap ko po siya. Okay, tapos? Tapos ang Danilo Maramba sabi niya, maganda ito kotse. Sabi ko, pwede ako na test drive. Sabi niya, hindi pwede dahil bili na kayo battery. Tapos sabi niya, mamadali siya, napuntahan na office nila, na office malayo sa Pumaning, Quezon City. Mm-hmm. Sabi na, let's go to my office para bayad tayo. Mm-hmm. Ang punta sa office, mamadali na ako na withdraw na pera ng 100,000 na bayad ako. Mm-hmm. Tapos, balik ako sa garahe nila sa
Fairview, ang mechanic ko tago, ang dili ako ng battery, tapos na-test drive, maraming po sira. Sabi ko, hindi ako tanggap ito kotse. Okay. Hindi ka pina-test drive? Hindi ako na-test drive una dahil sabi niya wala na battery. Walang it's okay. Battery. Okay na ito na kotse, sabi niya. In bad faith yung seller, ha? Talagang panloloko. Bayad muna pala bago na test drive ang ginawa. Malaking down payment na yung binigay ni Mr. Muhammad, eh. Yes po. Magkano po ang ibinayad nyo? 100,000 po. Yun. Okay. Kasi yung ano po ba yung napag-usapan ninyong amount, yung total amount, 180? 180 po, dalawang kotse ito. Dalawang kotse, 180. Mura na. Oo po. Sobrang mura. Parang buy one, take one. Take one. Ano buy one, take one. Ano klaseng kotse yun? Ford ano? Ford Focus 2007 model. Ford Focus. Ford ano? Focus. Ford Focus. Yung Ford Focus. 2,000 model po. 2,000. At saka yung isa? Yung isa? Tapos galing sa rate, commission on ko, audit, COA, rate plate po. O tapos? Galing ito kotse sa commission on audit, rate plate po. Red plate siya. Kasi red. Galing opo. Sa commission on audit. Yung pwede yung dad. Yes. Actually, ano po yun? Ino-auction yun. Yung mga old yung cars ng mga lumang kwan pwedeng ano. Pero yun pa rin yung plaka, hindi pinapalitan. Red plate. Red plate. Pero civilian plate na yun, ina-apply yun after. Ay, na-apply. Na-apply ng LTO. So yun, so nagustuhan mo, kaya nabinayaran mo. Ang kuha, sana kuha ko na isang kotse, na sabi na gawa siya ng sa sariling computer, okay, na plaka, red plate plaka, print out, tapos sabi na laminate mo na ito na ang gamitin mo. Samantala daw. Pansamantala. Okay. Yes po. Sabi ko bawal 'yan, ganyan 'di ba, sariling gawa ng plate. Hindi pwede. Dapat ang LTO dapat mag-issue sa iyo noon. Opo, sabi ko dapat LTO, takot ako, hindi ako nagawa. Sabi niya okay lang, okay, walang problema daw. Ang meron siya ng isang L300 na gawa siya sariling plate ng 600 peso daw, ang gamit sa sariling trabaho sa construction site po. Nako. So hindi mo kinuha yung kotse, syempre, di ba? Yes po, hindi ako tanggap dahil takot ako. Ngayon, di binabawi mo yung pera mo? Yes po, sana tulungan niyo po sa rider. Ano ba sabi niya nung kinausap mo siya noon? Ang usap ako sa kanya, hello, sabi ko, hello Brother Danilo, maraming po sira, hindi ako tanggap dahil maraming sira, sabi mo maganda ito. Ay hindi, bukas na, just kunin mo. Tapos bukas, balik mo na, gawa na mekaniko ulit, ganyan. Sabi ko, hindi po, hindi tanggap, baka sabihin gamit na po ng kotse mo. So, hindi ako tanggap. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin lang noon, ayaw isoli yung pera mo. Oh, sabi niya, hindi ako bigay pera. Punta tayo sa barangay, police station. Marami ako contact na police daw. Yun. So, contact na police daw. Sir Ramon. Pati si, si attorney. Ano yung anong action? Ayan. So, bilang action. Ito, makinig ka muna, Mr. Muhammad, ha? Bilang aksyon, tinawagan natin itong seller, yung sinasabi niyang Danilo Maramba. Ayan. At nakausap mismo, ni Yabon. Maganda pa naman yung pangalan, prominent pa naman yan, Maramba. Maramba. Sige, pakinggan po natin at panoorin yung pag-uusap po, yung panig naman, no, inarareklamong ang si Danilo po, Maramba. Ang asawa ko po, Filipina. Siya nausap kayo, no, Danilo Maramba. Hello kuya, buntis po ako, wag kayo ganyan, ganitong panahon. Sabi nga, wala akong pakialam, so sigaw sa asawa ko. Sige. Sige, teka muna, Mr. Muhammad, ha, papakinggan natin yung panig ni Mr. Maramba. Narito po yan. Madali na po ako kausap. Kaya napakasuhatin po yan, patungin niyo po siya. Kailan po niya po niya makita yung sakyan. Number one, kaano katagal po niya nilitan? Sigur na malo po ito, ha? It took about half a day at the first day. More than half a day. Tinawagin niya po ako ng hapon. Sabi ko, bukas na lang kasi wala na po akong time po dito. Ikaw pa,
kotse pa natin din, kinamit na po yung service vehicle namin sa kumpanya. Maikot-ikot sila, kinasuitahan niya na isang taan, gamit na pati yung driver. Tapos umalis na sa atala niya yung sasakyan. Tapos bigla siya pumalik, ayaw na raw niya. Eh nabigay ko na po yung position ng tao doon sa isang sumakyan. Sabi ko po, magsabi siya na ayaw niya, mga 5:30 ng hapon. Mm-hmm. Day 2, as early as 12:30 nung nagbayad siya, binigay kinuha niya po yung position niya agad ng pasipre. Kasi na mabuhay ng mga ente. Yun. Sina ang sinabi eh. Ah, hindi na pwede kasi nga nabigay na daw yung commission ng mga ahente. Actually, nakikita ko. Earnest money yun eh. Actually, yun nga yung earnest money. Ang problema dito, Kuya Mon, ang claim ni Mr. Muhammad, hindi niya nasubukan yung kotse. Ang claim naman itong si Mr. Maramba, dalawang araw daw sa kanya yung sasakyan. Sabi ko, hindi pwedeng nasa kanya yung sasakyan, 2 days na. Eh, malamang hindi ka papayag. Hello po, sir. Mr. Muhammad. Yes. Wala po ako kuha tanggap na kotse dahil sabi ko sabi na kunin mo pa bukas na balik ulit ganyan. Sabi ko hindi ako tanggap na kotse dahil sabihin ikaw baka gamit. Hindi ako tanggap same day po isang oras po. Hindi na balik na pera ko. Oh, yun nga po sabi ko Mr. Muhammad, hindi po papayag yan si Mr. Maramba na ibibigay sa inyo yung sasakyan for test drive na iiwan sa inyo. Hindi siya papayag, malabo 'yon. Yun po ang ano. Pero mayroon siyang malice aforethought, sabi nga. Parang mali yun. Siya. Yes. Mayroon ng ano ito, mayroon ng in bad faith na siya. In bad faith. Oh. Kasi unang-una hindi niya pina-test drive si Mr. Muhammad. Sira yung baterya daw. Paano mo nalaman Mr. Muhammad na maraming sira? May inotago siya ng ino na basang damit para sa lock, para hindi ako kita. Sabi ko, bakit na ito, nang sabi ko sa mekaniko, bakit na ito damit lagay? Baka hindi na sarado na bonnet daw. Mm. Ang totoo, sira pala lock. Sira ang lock. Sira ang lock. Tapos meron ng aircon, sira. Sira ng aircon. Maraming sira. Sira ng airbag. May engine check ilaw. Maraming clutch plate po, matigas ang clutch. Sabi ko sa mekaniko, bakit ganyan? Lahat ng Ford Focus daw ganito ng matigas ng clutch. Sabi ko, hindi kuya, ako mechanical engineer ako. Ako work sa maraming big companies ng luxury cars. Hindi na pwede sabihin sa akin na Ford is American company, maganda ang top clutch. Ito na ang sira ng clutch plate, kuya. Yun. Tapos galit-galit parang ino. Yun, nagagalit si Mr. Maramba. Sabi niya, may finality na daw yung bentahan ninyo. Final na daw yun. Kaya ayaw na niya ibalik yung pera mo. Narito po. Yes po. Alam naman natin that the deed of an absolute sale sa sasakyan is when it is fully paid. Kasi nga po, may meeting of the money na po, nag-usap na po kami. Kung wala po talaga, sir, finality. Bakit ang pananaw ko may finality na? Kaya nga po, nireceive ko na, maliwanag na po, na payable in 10 days, mabayaran niya, saka na kukunan. At sa akin po, wala po akong intention ng loko. Sir, I am not saying that. I am here, sir, to mediate para magkasundo po kayo. Ano ko lang po ay, namanag pa pinakawalan ko, Sir Mon, yung 100,000 yan. Paano yung ibigay natin sa ahente? Actually sir, sa totoo lang, kahit balibalik na natin, if a customer is not substantially satisfied, whether or kung ano po yung kuha niya, sir, wala talaga tayong magagawa. I cannot force the person to buy that car na hindi niya gusto. I cannot negotiate with him, sir, because yung ahente, sir, hindi naman siya, sir, ang may kausap eh. Wala siyang pakialam doon eh. Yun. Diba, bigla may ahente. Sige, anong nangyari? Ayun, so may alok, may proposal. Meron siyang proposal. Para ma-settle na lang. Mr. Muhammad, pakinggan mo kung ano yung offer para magkaayos daw kayo. Narito yan. Ready na po kami na i-forward po namin sa cost of slot na 45. Kaya hindi niya po na to, gusto po tumulong sa amin. Ikokorte pa ba natin ito, sir? Hindi, sa akin, sir, mag-gento na lang para matapos lang. Kasi hindi... Kahit magbigay na lang siya ng 10,000, sir, para ako lang mag-sorter ng iba. Kahit magpalugin lang siya ng 10,000, para mag-state din siya on his part. So yung 100,000, 90,000 na lang ibabalik mo para for the, ano... Okay, sige. Kausapin ko yung tao, si Mr. Muhammad. So, sir, ganito... Para matapos lang, kahit magbigay na lang. Sa akin, kasi gusto ko lang patunayan na nagkamali po siya.
Ganito sir, Mr. Maramba, ganito. Bigyan niyo lang na po ako ng date kung kailan po kayo magsesettle. Sasabihin ko po yan the soon as possible time, maybe 5 minutes from now. Kausapin ko po yung complainant na ito na, ito ang settlement. Ipapaliwanag ko rin kung saan po kayo nanggagaling para po malinaw. 90,000 daw ang ibabalik sa'yo, Mr. Muhammad. Bakit po 90,000? Kasi kailangan buo pera namin. Dahil ino, wala ako ng kasalanan po. Nang ino, maraming, bakit gusto niya nakakuha na pera na ibang tao? Mayaman siya, maraming na kotse, may garage. May, hindi siya mahirap nakamita na pera sa ibang tao. Mr. Muhammad, natanso ka ng ni Danilo Maramba. Maramba. Yun, so 19 lang, partner. Nasa istasyon tayo ni Vicente. Kung hindi, nagmumura na ako. At may sakit daw po kasi si may Mr. Maramba daw na COVID, kaya hindi daw po siya makapunta sa studio. Kasakit siya. Ay, maraming po yung nag-garahin niya. Maraming kotse na bili. Huwag ikaw lapit kay Mr. Maramba. Maraming staff niya. Baka hindi po totoo po. Baka ikaw hawa. Tama. Mahawa. So, anong Mr. Muhammad, ayaw mo pumayag doon sa 90,000? Ay, hindi po. Hindi sana you know, buo, pero okay lang if ganyan ng 5,000 donate ako sa kanya. 5,000. Kahit gusto na, you know, mahirap kami, pero gusto na kumita na pera sa amin, 5,000 bigay, pero hindi na 10,000. Ah, so 95, if ever, if gusto mo. 95 bigay. Ay, hindi na bigay na taso tayo, tuloy tayo sa kaso po. Okay. Bon, inaatasan kita na kausapin uli si Maramba. Maramba. Sige po. Si Mr. Maramba. Maglayo, lumayo ka sa kanya kasi dito, sa telepono, sa telepono lang po kuya mo. Telepono lang. Hindi, baka mahawa ka pa rin kasi may COVID yan. Ayun, oh, sige. Kung 5,000 bigay, maraming sa pera na gusto ganyan, pera na haram money. This is haram. Haram po. Oh yeah, Mr. Okay. Muhammad. Oh, sasabihin yes, namin kay Mr. Maramba, 95,000 payag ka na. Opo, 95,000. Kahit haram si kuha na 5,000 sa amin, okay lang, bigay sa kanya. Pero wag na masyado, you know, 10,000 po. Masyado 95, okay, 5,000 donate ako sa kanya po. I know where Mr. Muhammad is coming from. Kasi yung pera na earnest money, binigay niya. Ngayon, hindi nagkatuloy. Hindi sila nagkatuloyan. Yes. Kailan isa uli. Hindi maganda yung sasakyan dati. Ah? Puro sira nga naman. Kaya nga. Hindi siya na-satisfy. Standby si Attorney Nelson Borja, kaibigan. Ayan, para tanongin natin tungkol sa legalidad. Attorney Nelson, good afternoon. Oo, tungkol sa usapin na yan. Attorney Nelson Borja. Attorney, magandang hapon! Hello! Ayan, attorney. Ayan, meron kami ikukonsulta sa'yo. Oh, alin? Oh, magandang hapon. Bossing, magandang hapon. Magandang hapon, Nelson. Teka, ano yung narinig mo yung reklamo ni Ayas Muhammad? Ayas, oo. Eh, papasok sa iskapa yan. Okay. Eh, kung magkakatuloyan, pero pagdating sa hospitalo, ay ang in-encourage yan ang settlement kasi money matters yan. Para mabawasan yung mga asunto sa hospitalo. Ang nangyari, maganda yung ginagawa nyo, maganda yung ginagawa nyo na mga tao, mga parties ay hindi na pumunta sa hospitalo, kundi sa level ninyo ay nalulapas na. Ayun. So, malaking polong sa judiciary yan. Mm-hmm. Eh, kaya lang, attorney, hindi daw isosooli kasi ng buo eh. Ha? Ayaw ibalik nung seller ni Mr. Maramba ng buo. Ah, ng buo yung pera. Yung pera. Medyo, kung ako tatanungin mo, let's be practical. Konting diferensya, ayusin na lang at mahirap ang asunto. Yun nga, ina 95, kumbinsihin mo itong si Maramba, si sige po, kuya. Danilo Maramba. Sige po. Na isauli na yung 95. Pag gumaling naman daw po siya, kuya. Pag, sa oras na gumaling daw po siya,
Eh, pwede lang po siya gagaling. Kasi naka-quarantine pa eh. Naka-quarantine pa. Baka hindi na siya gumaling. Ano yan? Kawawa. Kawawa, Mr. Mohamed. Kung hindi siya galing, paano? Yun, problema. Laki problema. Kailangan na dalihanan niya. So, attorney, practicality na lang tayo. Okay na yung payag na si Mr. Mohamed dun sa... sa ibalik yung pera na actually 90 pero gusto niya 95 oh. Wala nang kaso-kaso, di ba? Aba, masyerte siya at dahil sa isang buong kay Tolpo eh, nagawa siya ng parat. Sige. Eh, kung kitataan mo sa legal na proseso yan, eh, abutin ang siyam-siyam yan. Correct. Oh, para sa ganung halaga. Sige, sige. Alright. So, ito yan sa ano ang gusto kong makating sa itaas. Yung isang buo kay Tolpo ay dapat bibigyan ng mga awards yan. Yan. Tapo. Dahil yan, matulong sa judiciary natin pagka sa mga police law enforcement. Tapo. Tapo. Ayan. Sige po. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Attorney Nelson. Si Attorney Nelson Borja po ang ating in-house. Yeah. Alam mo si Attorney Nelson Borja, yung friendship goes a long way. Nung ako'y police reporter, nung 1978, unang-una, yung si Attorney Borja ay sundalo. Saka PC, Constabulary Metrocom siya. Yes. At tuwing nakaka-salvage siya ng mga kriminal. Ng mga daga daw. Sabi, ng mga daga daw. Daga. Maipis. Ayun. Sinusulat ko. Yan. Sabi ko, ganito. Totoo naman. Itong barilan. Doon kami nagkadikit. Tapos, while at that time, he was a sergeant. Nag-aaral. Ay, gumaling kasi criminal law. Yes. Kasi siyempre polisya. Dating polisya. Dating PC. Marunong siya sa batas. Exposed na kaya, siya sa batas. Magaling yan sa litigation. Yes, ayan. Si Attorney Nelson Borja po yung ating in-house lawyer dito sa Isang Bumo kay Tulfo. At saka kumpare ko po. Yes. Ayan. Ayan. So, Mr. Mohamed, at tatawagan ka ulit namin kung kailan na maisusuoli ni Mr. Maramba yung iyong pera, ha? Yes. Pa-follow up namin yan. Ma'am, pwede naman minubigay ng kapatid niya, Oliver Maramba po, kasi siya ng forma ng inota receiving pera. Oh, sige, tatawagan namin. Pwede, okay. Hindi na pwede hintayin sa Danilo Maramba. Sige. Looking for the more time. But you know, it's Oliver Maramba ng kuha na pera sa amin. Tsaka sige. Ng resibo sige. Na forward sa inyo. It's Oliver Maramba po ng okay na siya sa office. Manager siya. Sige, tatawagan namin, Mr. Mohamed. Balitaan ka namin, ha? Salamat sa tiwala mo. Salamat po. Yes po, ma'am. Maraming salamat po sa Rydell, Mama Alin. Maraming okay. Salamat po. Alright, sige. Magbabalik po muna tayo. Makalipas lang ilang paalala. Pagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat paong. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalihan. Tsaka nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Oh, Tulfo ang pangalan siya, ang bago natin kakambi. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Alright!
Nagbabalik na tayo dito sa ating palatuntunan ng Isumbong Mo kay Tulfo. Ang oras na natin, partner, ay 3:42 p.m. Yeah, tama ba? Okay. Sige, di ko, dadako tayo sa pangalawang sumbong natin. Ito naman ay marami rin itong mga complaint mo all the way from Iloilo. Okay. Mga taga Iloilo, ito kayo mo, humingi ng tulong sa atin para makuha yung kanilang incentives. Mm. Oo, dahil daw eh, para ito yung kada daw makapag-refer sila, eh meron silang incentive na may kaukulang halaga. No? Naipon yon, kasi hindi yung daw binigay sa kanila nung kanilang employer ay magsasara o nagsara na ito. Sige, pakinggan ho natin ang naging sumbong nung kanilang tagapagsalita na si Junel Polalona. Narito po. Last year, ma'am, I started to work sa isang private company, ma'am, which is South Balibago Resource. Ito po, ma'am, ay isang water facility. Bali, nagtrabaho po ako bilang isang marketer. As a marketer, ma'am, sa field po kami nagtatrabaho kasi hindi po maabot ng opisina yung mga liblib na area na kung saan dapat makakuha kami ng customer na magpapakonnect kay South Balibago. So in every one household na makakonnect, may incentives kami na 100 pesos, ma'am. Sabi ng company, before the end of December, ang incentives namin ay makukuha namin. So yun yung problema. Kasi as of now, ma'am, hindi pa binibigay yung ako lang incentives namin. Tapos natigil pa kami sa trabaho. Yun, July 3 na magsumbong po sa atin. Itong mga ito, 100 pesos kada daw, parang commission ba? Mm-hmm. Ganon. Para may magkapakabit ng tubig. Mm. Eh, may makuha silang kliyente, may 100 piso sila. Incentive nga. Incentive. Abay, ang as iniipon daw yung employer, iniipon. Okay. At the end of the year, ibibigay sa kanila. Mm. Eh, kaso daw, hindi binigay. Nagsasara na. Nagsasara na. Or mga tinanggal na nga yung iba rito. Kaya bumabawi, gusto nilang kunin. So bilang action, tinawagan po natin yung branch manager nitong South Balibago Water Resource na si Mr. Alfonso Bolambao. Narito po, pakinggan natin. Actually po, ma'am, yung status po ng marketing incentive nila, ma'am, nasa on process pa po. So, na-delay lang talaga po, ma'am. May issue po kami kasi dito sa marketing na to. To be honest po, na may misunderstanding po regarding po sa incentive na to. Kaya hindi namin mabigay-bigay agad. So, possible talaga, ma'am, originally, hindi po sila dapat entitled sa incentive. Kaso, since may usapan kami na bibigay namin, so, bibigay din naman namin sa kanila yan. Hindi naman kailangan sa mag-work. Kailangan na talaga maghintay. Ang tagal na po masyado eh. It's been 7 months. Wala akong certain na mabigay ngayon nun kasi lalo na naka-lockdown din, hindi ko ma-forward yung documents din sa boss ko. I made extra effort to solve the problem po. Pero as soon as possible, ma'am, sikasuhin ko po to siya. Bading ba yan? Ayun. Parang bading? Sounds like. Ah? Sounds like. Echos. Echos, eh. Na-delay daw. Pag si Kuya nagsasabi, iba eh. Echos. Ano ba yung na-delay? Na-delay daw. Mayroon. Di ba may ibang mga bading? Charing. Oh, sige. Sa uli mo na! Echos! Echos, ayan. Echos ka pa dyan. Ang ano dito, isooli, ibigay. Sa uli mo na! Pinaghirapan ng mga tao yan eh. Huwag nang patagalin pa. Yung solusyon. Solusyon tayo. Sige, pakinggan natin itong solusyon nila. Nabigay na po, ma'am, ni Mr. Alfonso last Saturday, ma'am. May pinicturean pa ako, ma'am, na cheque tsaka payroll. Mm-hmm. Na kung saan nakasaad yung incentives namin na 8. 24,000 plus yung incentives namin lahat. The rest, ma'am, na 7 kami ay nabayaran rin, ma'am. Kasi sa'yo, echos lang yung charing-charing eh. Ibibigay din naman pala. Bigay. Babait pala. Lahat sila, no, naibisoli na, naibigay na yung kanilang incentive. Magkano ba incentive na nilang na? 2,600 each. Oh my God. Mm-hmm. Eh, 12 yata sila na nagkiklaim noon. So, naibigay. Kaya malaking pasalamat nitong sila Junel. Narito po.
Anong reaction mo na nakuha mo na yung incentives mo? Siyempre, in the first place, masaya, ma'am, kasi ang pinakauna, yung sa pang-araw-araw, ma'am, pag wala kang trabaho, kahit bigas lang, ma'am, kung meron, yun. Tapos yung one, mga 30% ginabi ko, nagnegosyo ako, batshoy, tapos nagluto-luto ako ng ilang kutahe. Kami po rin dito sa member ng marketing, lubos pusong nagpapasalamat sa inyong aksyon na ibinigay sa amin, ma'am. Yun, maraming salamat sa atiwala din. No, sa Iloilo pamanggit. Ay, itong mga ito. Oh, sa Iloilo. Iloilo, gid. Namit. Layo gid, ah. Layo gid, ah. Layo gid. Yan, salamat sa tiwala. At salamat din dito sa, salamat na rin sa South Balibago. At tumugon agad sila dito sa reklamo ito. So, close case, itong kila Jonel. Ayan. Alright, partner. Magpapaano muna tayo? Meron muna tayong pahasalamatang sponsor natin. Mm, ito ay isang safety reminder. Ayan. Mm. Alam nyo bang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o ng mga halamang matatasang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito. At maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente papunta sa mga kahabayan. Ang mahuhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, thank you, NGCP. Oras na muna natin. Aba, akalain mo'y 3:49 na ng hapon. Mm-hmm. Yun, matagal pa. Matagal pa yan. Meron pa tayong 6 minutes. Mm-hmm. Tuloy ko pa ba? Basahin mo natin yung mga greeters natin. Baka magtampo. Mm-hmm. Ayan. Oh, ipa... Ayan, dami na. Oh. Dami na nila. Natamba ka na tayo. Oh, magandang hapon sa iyo, Jojo Peñano. Mm-hmm. Martin Matias. Yan, Raymond Tinoco. Mm-hmm. Oh, More Power, Bon, at Kuya Mon. At JJ Onardem. Ayan. Ayan. Si Nanette Basig. Mm-hmm. O ta, Basig. Gandang Basig. Hapon sa inyong tatlo. Classmate po pala tayo sa isang building. Oh. Sa Burgundy. Garoon ka pala. Ah, 18th floor sila. 27. Ah, 27. I'm sorry. Opa. 27. Nagkakasakay na daw tayo. Baka ma... Ligaw pa tayo dyan. Nagkakasakay na daw tayo sa elevator. Ayaw. Salamat at sa elevator. May elevator na tayo na maayos. Ito. Oh, hindi mo natatanong, Nanette. Buti na lang. Nilakad ko yan. Yes. Oh, dumating yun, tayo dyan. Di ba? Iisa lang, tapos karag-karag iisa, pa. Iisa, karag-karag. Oo. Eh, 27th floor kaya. Nangulit, kinulit natin. Oh, sabi ko doon sa engineer, yung administrator. Building ad. Pag sisira yan, bababahin mo ako. Apuntang 27. Kakargahin. Baba kasi sa amin. Bisaya yan. Bisaya ako nga. Yung isa nakasalumpay. Sa likod. Nakasalumpay. Anong tawag ba? Nakasalumpay. 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 Nakasalumpay hanggang sa 27. Huwag naman po, Mr. Tulfo. Sabi ko, pag kasi ayaw kong umakyat. Yes. Apa, 27. Naka. Sasakay ako dyan sa'yo. Sa bahay sa... likod mo. Eh, yun. Inayos. Kaya inayos. Meron na tayong tatlong, tatlong elevator. Elevator na maganda. Salamat sa AIC Burgundy Tower. Yeah. Ito, partner, meron kang fan. Aba, meron. Si Rom Vidanes. Mm. Wow! Wow! Lalo ka gumaganda sa damit mo, Ate Ali. Totoo? Yeah. Pinusuan ko na si pare. Salamat. Ingat ka rito kay Rom. Naabangan ka na nito sa baba. Si Nilma Valle, good afternoon ha. Bigyan dito good morning daw. At sa bagay, baka nasa abroad. Abroad. Good morning po sa lahat. God bless everyone. Ayan. Si Mari Thez, good afternoon po Sir Mon, Sir Bon, and Ma'am Aline. Ayan. Mm-hmm. Mga pwede hong ipadala nyo sa amin yung mga pagbati, announcement. Yes. Pwede hong namin basahin dito sa ating palatuntunan yan. At ang top fan ng page natin. Kuya, si kung may joke kayo, si Kuya mo na magde-deliver. At saka yung pong mga nakita ninyong pang-aapi sa kalye, meron pong mga di
mga katiwalian. Hindi po yung mga abuso na out of the ordinary. Yes, kakaiba. Bigay po sa amin, bigay sa inyo sa amin yung inyong video. Mm-mm. At meron po kaming kasunduan sa SM Mega Mall. Mm-mm. Na bibigay po ng pabuya sa inyo. Actually, may dagdag lang ako, Kuya Mon, sa mga mag-submit po ng video. Mm-hmm. E paano daw po yung iba ayaw nilang magpakilala? Ayaw, natatakot, siyempre. Baka pag-initan, mapag... Sige, yung mga walang bayag. Sige, itago natin. Itago natin sa pangalang. Tanong babae, Kuya Mon. Itago natin sa pangalang. Babae. Ayaw walang bayag, ha? Sa lalaki, wala bang bayag, wala ding bayag. Doon siya. Oh. Ayan, bigyan na. Para may silbi yung ating mga high-tech na cellphone, yung mga camera-camera. Oo, oh, para ma-expose natin yung mga katiwalayan sa kalye. Puro pagkain ang pinipicturan eh. Oo. Oh. Ayaw nga, oh, pagkain. Puro pagkain, bitch. Pagkain, mga aso nila. Oh, ganun, aso, flower. Hindi ko maintindihan yan. Di ba? May isa pa pala akong pahabol. Excuse me. Happy birthday daw kay AB Bonita. Ayun, si AB Bonita. Si Miss AB Bonita. Yun na memory teacher ko yun. Aba! Aba, magaling na teacher yan. Kaya pala ang talas ng iyong memoria. Hindi. Kumisan, di ba, dahil sa kabataan, bumabata tayo eh. Kaya, failing memory. Kaya, ang ginagawa nitong si AB Bonita, ni-stimulate niya yung brain mo. Alright. Talagang pinag-iisip ka. Hanggang sa ngayon, matalas ng madali na ako nung araw. Hindi ako makaremember kung isa ng pangalan. Sige, ganito po. Kuya Mon, yung pang 23rd girlfriend nyo, ano pong pangalan? Matay tayo dyan. Wala. Pang 23rd? Wala man akong ganun. AB, mukhang Miss Bonita, mukhang malabo tong ano, hindi niya, wala. Na, lumala po siya. Hindi si malala. Lalong hindi niya po. Kasi, sa dalawang libo, hindi ko na maalala. Lahat na lang ngayon ay si Sweetheart. Ayan, Sweetheart. Si Sweetheart na lang yan. Alright. Last na lang, si ang iyong isang closing security, si Kuya Ador. Ayun, happy Ador. Birthday. Birthday ba ngayon ni Ador? Birthday po. Hoy, ba't hindi mo sinasabi sa akin? Happy birthday, Ador. Yeah, siguro. Ayan. Yeah. Okay. Alright. Ayan. Sige, marami pa pong nag-text. Maraming salamat ha. Tsaka yung mga, may mga nagtanong, may mga complaints sa text at Facebook, sasagutin po namin yan. Relax lang kayo. Yeah. Sabi nga ni Kuya, relax lang. Relax ka lang. Okay. Bahala sa'yo. Ayun. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Bukas po ulit ha. Isumpo mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. Lagi niyo kaming aantabayanan. Bukas ulit. Ako si Bon Tulfo. At ako naman po si Kuya Mon, ang original na sumbungan ng bayan. Yeah. Bye! Tagapagtanggol ang nahapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo! Tagapagtanggol ang nahapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanya anak na malutik po. Tulfo ang pangalan siya, ang bago natin kakambi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts